Are we good? Okay, we're good. Okay, sige po, ating simulan ang ating pag-aaral sa isang panalangin. Tayo po lahat ay umuko. Aming Ama, salamat o Diyos sa hapong ito na patuloy kaming nananambahan sa iyo. Kasama po dito ang pag-aaral. Dalangin po namin na sa iyong pag-aaralan ngayon patungkol sa ecclesiology, sa leadership ng church. Dalangin namin na patuloy niyo kaming bigyan ng katalinuhan, kalakasan, Panginoon, at ng kaliwanagan ng pag-iisip, yung sharpness, Panginoon, upang matutunan namin ito lahat. Salamat o Diyos sa iyong biyaya. Taming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, hindi ko pa pala na-send, no? Yung ating, meron ba? PDF ba yun sa'yo? Hindi, ito na. Send ko na. Okay. Send ko po siya sa official. Isi-send ko rin sa non-official. Saan na ba yan? Say amen pag na-receive nyo na. Receive. Okay. Na-download nyo na po. Kung may print ba? Ah, meron pala. sorry. Hindi tayo nag-aintindihan. Nakala ko yung sabi ni RJ. Link yata yung sabi ni RJ. Okay, sige. Ayan, sige. Simulan natin, no? Parehas naman tayo ng kopya. Muli, ito ay hango pa rin sa GMA. Makikita nyo yung date, no? July 11, 2008 pa. So, ito ay matagal na pinag-aaralan at nadaanan namin to nung ilang semester ago. So, natapos na po tayo sa headship, which is Jesus Christ, regenerate membership, which is the policy, and the autonomy of the church, which is the current state natin. Hindi tayo under ng anumang affiliation o ng any governing body, but Christ alone. So ngayon po, darako po tayo sa two offices in the church. In the general comments, makita po natin dito yung letter A, the concept of office. In 1 Timothy 3:1, basahin po natin yon. Yan. Sabi po dito, sa verse 1, the saying is trustworthy. If anyone aspires to the office of overseer, he desires a noble task. So, nandoon yung idea or yung terminology na ginamit na overseer. So, there is no equivalent word for office or episkope in Greek. It's an abstract noun, but it is the office of the bishop. So, sa pastoral theology, pinag-aralan po namin ito noon. At darako rin tayo siguro dyan sa mga susunod na panahon, no? So, it is a position with a conferred responsibility and authority in its jurisdiction. Responsibilidad sa nasasakupan niyang, at responsibilidad at kapangyarihan sa kanyang nasasakupan. Sabi po ni John Owen in his works, an ecclesiastical office is a special power given by Christ unto any person or persons for the performance of special duties belonging unto edification of the church in a special manner. So una, no, si Kristo ang nagtatatag ng office bearers. Pangalawa, ang mandato ng office bearers ay yung bago ko mamiss, no, person or persons. So we uphold plurality of elders balang araw, no, if God will raise up more men in the eldership, hindi lang sa deaconship, no. Maganda po 'yon. Kasi ang eldership ay yung ruling body sa church. And also it is for the performance of duties. Ang maganap yung kanyang mandato, which is to build up the church. It is for the edification of the church, not the edification of the person in office. Meron kasing mga naniniwala na ang iglesia ay kanilang kaharian at sila ang hari. Hindi po. Ito po ay para sa ikatataguyod ng iglesia ni Kristo. So, in a special manner. Bakit naging special? Kasi very unique yung office ng isang elder or ng isang deacon na makita lamang natin ito sa isang iglesia. So there are two resident offices. There are existed
foundation stage offices of, in the church. Example, apostles and prophets, as mentioned in Ephesians chapter 2, verse 20. Pinakita doon that these are foundational offices na hindi na kinakailangan o nire-require ngayon sa modern church. Meaning, naghanap na nila yung kanilang foundational job. So, yung mga apostol, nagturo na, at ang mga believers from the time of the first century up to now, they are studying, or we are studying the apostles' teaching. And also, the prophets have already prophesied. At naganap na ang karamihan ng mga winika nila patungkol kay Kristo. At ito ngayon ay pinag-aaralan din natin. At nakabase ang ating pananampalataya sa mga sinulat at tinuro ng apostol at sa mga winika at inihayag ng mga propeta. There are now only two perpetual offices resident in the church. So, breakdown natin. Two offices and it is perpetual. Pag sinabi nating perpetual, for all eternity. Okay, perpetuity, pagpapatuloy, reclusion perpetua, habang buhay na pagkakakulong. So meaning, ang opisina na ito ay hanggang nag-exist ang church, ito yung mananatili. And the 1689 Baptist Confession of Faith differed from the Savoy platform of polity and its offices. Yung Savoy, yung polity, pag sabi natin polity, it is the church government. So, in the Savoy Institution of Churches and Order, and the order appointed to them, the officers appointed by Christ to be chosen and set apart by the church so-called and gathered for the peculiar administration of ordinances and execution of power and duty which he entrusted them with or caused them to be continued to end of the world are pastors, teachers, elders, and deacons. Nakita natin, no? Pastors, teachers, and elders and deacons. While in 1689, Baptist Confession of Faith, a particular church gathered and completely organized according to the mind of Christ consists of officers and members, and the officers appointed by Christ to be chosen and set execution of power or duty, which he entrusts them with or calls them to be continued to the end of the world, are bishops or elders and deacons. So here's the note. Bishops are and elders are regarded by the confession as interchangeable. Ulitin ko ha, walang distinction na magkakaiba ang bishop at elders. Both bishops and elders are interchangeable, for both of them are doing or administering the ruling and yung teaching duties sa isang iglesia. Baka may tanong kayo dun sa pastors, teachers, elders, and deacons. Pastors are teachers. Ang requirement sa mga pastors or sa mga elders are able to teach. So interchangeable din yon, pastors, teachers, elders. Tapos yung deacons yung distinct. So hindi rin naman lahat ng teachers ay pastors. Kasi may late teacher or late preacher na hindi naman pastors. Pero ang ruling office, dalawa lang. These are the elders or pastors who also are teachers and the deacons. A text that mentioned the two together in Philippians 1:1 and 1 Timothy 3:1. So, hindi ko nababasahin, no? You can look it up. Now, letter C. So, nakita natin the concept of the office, the two resident offices, which are the elders and deacons, or you may call it bishop, but and deacons. And letter C, ordination into office. In Acts chapter 6, verse 5, in the first century church, no, makita natin. Salamat, brother. You're the best. Ay, bro, may mainit pang tubig. Pwedeng pakisagad. Oo. Oo. Yung overflow. Salamat, ah. Ayan. Sana ako? Verse 5. And they said, Acts 6:5. And what they said pleased the whole gathering, and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicolaus, a proselyte of Antioch. So nakita natin dito, may pagpili yung iglesia at pag-ordina. So, the ordination starts
in the first century church. So in 1689 Baptist Confession, the way appointed by Christ for the calling of any person fitted and gifted by the Holy Spirit unto the office of bishop or elder in the church is that he be chosen thereunto by the common suffrage of the church itself. So may pagboto ang iglesia, kaya ina-uphold natin, no, sa church government, merong kakayanan ang kongregasyon bumoto. Hindi ito ina-appoint lang ng pastor. So anong problema pag ina-appoint lang ng pastor? Hindi yun biblical, salamat po. Kasi kahit yung mga apostol noong New Testament, ang sinabi na nila, pumili kayo amongst yourselves. Apostol na yun, ha? Hindi nila ni-usurp yung authority ng church in suffrage or pagbobotohan. So makita natin, very important yung note na yun that the ordained bishop or elder in the church has been voted for. Now, and solemnly set apart by fasting and prayer with imposition of hands of the eldership of the church. If there be any before constituted therein, and of a deacon, that he be chosen by the like suffrage, and set apart by prayer and the like imposition of hands, that he be of hands. Yun. So, makita natin doon yung binanggit yung prayer, fasting, and imposition of hands. Ibig sabihin, hindi dali-dali, no? Hindi ito minadali, pinag-isipang mabuti, pinanalangin, pinag-ayuno, at ito ay pinag-usapan, hindi lang agad-agad. Baka kasi pag binasa natin sa Acts, parang ang bilis nilang pumili. No, meron doon mga parameters. Anong hinanap nila? Those who are spirit-filled and are good in good standing amongst the people. So may standard at merong diligent na pagpili bago sila nagbotohan. At pag naboto na, merong laying of hands. So, sabi sa 1 Timothy 4:14, do not neglect the gift that is in you, which was given to you by prophecy with the laying on of hands of the eldership. Nakita natin, no? Ang bumoto, yung kongregasyon, ang naglay ng hands, yung eldership. So, bestowing authority. Nagganap po yan, nasaksihan natin, no? Kung nandito kayo nung ordination, ako ay inordain ni Pastor Joseph Pelejo, at si Pastor Joseph Pelejo ay inordain din naman ng ibang elders at pinagbotohan din. Ako ay binoto at ang mga deacons ay binoto at inordain din. At nakita natin, ako ay lumuhod sa harapan at pinatungan ng kamay. At ganun din po, no? Yung apat nating magigiting na mga deacons ay lumuhod sa harapan ng kongregasyon at pinatungan ng kamay. Hindi man literal na isa-isang pinatungan, but the laying of hands in the act of bestowing authority and power by the choosing of the church and the guidance of the Holy Spirit. So, as a background, the laying on of hands has its precedent in Moses' public recognition of Joshua in Numbers 27-18, verse 18, and Deuteronomy 34:9. It was a form of commission, or sa New King James Version, the term is inaugurate. May inaugural, may pinasinayaan, mayroong sinimulan, may inordina. So it involves the physical act of laying on of hands with the spiritual meaning of consecration into office. So yung laying of hands, well, literal na anointing or power na bumababa. Yung iba kasi nangingisay pa, no? O, hindi naman ako nangisay noon. Pero sumakit yung tuhod ko. Sakit sa tuhod noon. Sabi ko, Lord, sana matapos na yung prayer ni Pastor, baka mag-collapse ako dito. Literal yan, ha? Sumakit kasi. Anyway, walang mystical, no? Pero there is power. There is a spiritual meaning in the consecration into office. These are the only positions in the church that are entered into by ordination. Hindi kayo ino-ordain para magluto linggo-linggo. Okay? Hindi kailangan ng ordination. It's not an official function. Ang official function lamang ay eldership and deaconship. And then, it is also, ordination presumes the recognition of the congregation. More on this later. Again, yung suffrage, yung pag-ordain ay nagaganap muna sa botohan. So, kapag naiboto, hindi pa pwedeng hindi nanalo sa botohan, yun yung inordain.
Nagkaroon ng hocus pocus, no? Iba yung nanalo, pero iba yung inordain. Kailangan kung sinong nanalo sa botohan, sa pagpili, siya rin yung inordain. While recognition is done by the congregation, ordination is normally by the eldership, as mentioned in 1 Timothy 4:14. Ang nag-o-ordain po ay elders. Sabi po ni John Owen in his works, it is required that persons so chosen be also solemnly separated, dedicated unto, and confirmed in their office by fasting and prayer, as this is consonant to the light of nature, which directs unto a solemnity in the assumption of public officers, whence proceeds the coronation of kings, which gives them not their title, but solemnly proclaims it. So it is prescribed unto the church in this case by special institution. So kapag ang tao, yung elder or deacon, it is solemnly separated, meaning nandun yung consecration na idea, no? Siya ay iba na o mas mataas na ang level, if you may, from the congregants. Kaya nandun yung pagpipitagan. Naalala niya sa pinag-aralan natin dati kay John Owen sa, ano ba yan, yung series, yung book? No, hindi, hindi. Duties. Sure, ano? Duties of Christian Fellowship. Ah? Christian Duties of Christian Fellowship. So yan, yung Duties of Christian Fellowship. Nandoon, pagkaka-explica, those who are office bearers, ang nirerespeto natin ay yung opisina. At kasama na doon yung tao, no? We give them respect. We separate them. At nandoon yun dahil ito'y pinanalangin, pinaghandaan, at pinag-usapan ng mabuti. At pinili ng mabuti. So, there are abnormal cases. Ano yung abnormal cases? Hindi ibig sabihin yung naiboto nyo ay abnormal. Abnormal cases. Assuming the office in a situation without a known eldership of like faith. And a church without elders but with men qualified for the diaconate, a pioneering missionary situation. So ito yung tatlo. Una, assuming the office in a situation without a known eldership of like faith. Pag parang sa atin nun, wala pang elders talaga, the covenanting, since ako naman yung nag-pioneer din at nauna na dito, inassume ko yung office as interim pastor or elder. Hindi ordained, no? Nung sila Pastor Peter ay nag-decide na magpa-under sa covenanting, nag-decide din siya mag-step down. So ngayon, interim din siya. Pero meron silang key men ngayon na tumatayo. Pangalawa, a church without elders but with men qualified for the diaconate. Pwede rin mag-exist ang isang church na wala pang tinalagang tagapamuno na elder, pero may diakono na. Ano ba yung diakono? Workers. Nagagampanan na nila yung trabaho. So, pwedeng mauna yung elders bago yung deacons. Next, pioneering missionary situation. Pupunta ka sa isang isla, wala dong elders na mag-ordain sa'yo, at ikaw na yung nagsimula ng lahat, no? Pero may sending church ka naman, dapat. Or for any unknown reason, biglang nag-exist ang isang church sa sovereignty ng Panginoon, na sound naman, at yung lalakihan na nandoon, na nanguna, siya na rin yung nagiging elder. Meron naman, plinant lang ng isang missionary, tapos umalis na yung missionary, pero may mga abled men, pero wala pa rin elder na napili. So, in Cambridge Platform of 1648 by the Independence of New England, sabi po dito, in such churches where there are elders, imposition of hands in ordination is to be performed by those elders. Kung may elders, elders ang mag-ordain. In such churches where there are no elders, tignan nyo ha, churches na walang elders. So pwede mag-exist ang church kahit wala pang elder. Ang elder ay gift ng Panginoon sa church. So in such churches where there are no elders, imposition of hands may be performed by some of the brethren orderly chosen by the church thereunto. So, kalalakihan pa rin ito, pero pinagbutuhan din, pinili din ng iglesia, mga key men. For if the people may elect officers, which is the greater and wherein the substance of the office consists, they may
much more occasion and need so requiring, impose hands in ordination, which is less. Nevertheless, in such churches where there are no leaders, and the church so desire, we see not why imposition of hands may not be performed by the elders of other churches. Ordinary officers laid hands upon the officers of many churches. Pwede rin naman, kung walang elder pa yung church, gaya sa atin, anagordingin sa atin from other covenanted church, and that is Pastor Joseph Pelejo. So, sabi po ni John Owen, although I will not say that the defect in any of these, especially if it be from unavoidable hindrances, doth this annul the call of a person to the pastoral office, yet I must say that where they are not all duly attended unto, the institution of Christ is neglected and the order of the church infringed. Pagka walang nanangunguna na elder, nasasaalang-alang yung ordinansa at yung mga mandato ng iglesia. Ano bang isa sa mandato ng iglesia? Faithful preaching of the gospel. So kung walang tatay yung elder, kahit pa abnormal yung situation, kailangan merong tumatayo na key men. And kung eventually siya yung ma-ordain siya. Yeah. Dahil gusto natin preserve yung salita ng Diyos. So here's the point. Ordination is not necessarily the distinguishing act that ushers into office. It is a dignifying appointment into office by representatives acting on behalf of their churches. So hindi ito distinguishing act na ordained ka, pastor ka, ikaw lang. They're ordained ka. Maraming mga nag-a-act ngayon as elders sa mga na-unordained na ginagampanan nila ang kanilang mga trabaho. So sabi dito, it is the dignifying appointment into office by representative acting on behalf of their churches. Kung meron ng iglesia, existing na, covenanted na, at merong elders, ba't hindi pa i-ordain? Ng elders, yung dapat i-ordain. O kung wala man, sa ibang church mong galing elder, i-ordain yung key men. So ibig sabihin lang dito, dapat ginagampanan na siya kung may pagkakataon at may paraan. So, dalawa po. Ang trabaho, teaching and ruling office. Yung elders po ang merong teaching and ruling office. So, anything na kinakailangan for faith and practice ng mananampalataya sa isang iglesia, ayun po ang trabaho ng isang elder. So, yung terminology, presbyteros, dyan yung galing yung presbytery. The comparative adjective, presbus, means old man. O, baka naman pang-asar nyo na yung presbus, ha? Magtigil ka. May mga presbus dyan. Okay. Yung non-church usage, literally an elderly person in 1 Timothy 5:1-2. Basahin natin yung in context, bakit sinabi. Sabi po dito, ang sabi po ni Pablo, do not rebuke an older man, but encourage him as you would a father, younger men as brothers, older men as mothers, younger men as sisters in all purity. Yung older man dito, hindi ito elder office. But literally, kung yung elder sa office ay matanda na, igalang. Pero presbus, older man ang tinutukoy, hindi yung opisina. Sunod po. Rulers of the Jewish nation. So, yung of a local synagogue, binanggit niya sa mga verses kung paano ginagamit na yung mga matatanda sa iglesia o sa kanilang sinagoga ang tinutukoy. Second, a third of the apostolic leadership in Acts chapter 11 verse 30, sabi po dito, and they did so, sending it to the elders by the hand of Barnabas and Paul. Meaning, merong tinatalaga na mga tao na tumatanggap ng abuloy. So, saan yan? And, also in of the office of the church, makita natin po, no, yung leaders of the people,
Sabi, while it may speak of age, the focus is maturity that stands out from those who are led. So the point is, a pastor is one who has gained the respect of the people for his known maturity. Experience and age are matters for consideration. Bakit po? Si Timoteo ay bata, batang pastor. Pero sinabi, siya daw yung maging leader or maging elder. Kahit bata pa siya, kinonsider siyang elder. So, hindi lagi pagdating sa edad. Pero in-encourage siya to be example in speech, in faith, and in purity. So, the word takeos can mean too soon. Wag mag-lay hands agad-agad. Wag magmadali. Bakit? Ano yung sinasabing too soon? Hindi ito sa edad lamang, kundi sa maturity ng faith. Huwag kayong mag-ordain ng bago lang sa pananampalataya. Dapat matagal na sa pananampalataya. Bakit? Sabi, iniiwasan daw yung judgment na binigay din kay Satanas. Ano ba yun? Ano yung ginudge kay Satanas? It is the sin of pride. Na kapag siya ay nailagay sa isang posisyon at immature pa siya sa faith at siya yumabang, at limabang lumaki ang ulo, ay magkakasala siya at ang pagbagsak niya ay dahil sa kanyang pagmamalaki o kayabangan. Sabi po dito, the reason for this prohibition is spelled out in the rest of the verse. There is danger that such a person may become conceited. This is the verb typhoo. Kaya pala pag sinabing typhoon, no, mahangin. Pag sinabi natin mayabang, mahangin to. It comes from typhos, smoke, and so literally means to wrap in smoke. But in the New Testament, it is always used metaphorically in the sense of being puffed up with pride. So, kayabangan. Iniiwasan yung magmalaki siya. So, beware. Do not mistake popularity for leadership or dominance with people for maturity. So, dalawang bagay. Popularity for leadership. Hindi porket kilala o popular, siya na yung leader. Isa to sa mga inano sa akin ni Pastor Joseph in pag napag-uusapan namin leadership and ordination, hindi porket yung kilala na o siya na yung laging nandiyan, siya yung pinakamaingay o pinakadominante sa mga usapan, siya na leader na yan, no? Kaya nga isa yun sa reason bakit ako na encourage mag-step down, dahil obviously ako yung nag-pioneer ng CRO outreach pa lang, ayoko namang mabahira na, kasi siya na eh, sige na siya na. Hindi. Kailangan maingat tayo sa ganon. Sumunod, dominance with people for maturity. Mayroong mga domineering na tao. No? May mga dominante talaga na tao in the conversation. Sila nagdadrive ng conversation. They can manipulate people into a submission. But that doesn't mean na leader sila. It only means that they are domineering. At may mga babae rin dominante, domineering. Eh kapag ang lalaki, ito nangyari sa mga may mga churches na naniniwala ang mga babae hindi dapat maging pastor. Pero sa kadahilanan ng mga kalalakihan sa mga iglesia nila ay weakling o ayaw tumayo sa kanilang responsibilidad. At yung mga kababae ay dominante, naisip nila, ay may gift to si sister. I-ordain natin na pastora kasi may leadership skills siya. No. It only means that the person, that woman, is dominant. It doesn't mean na gifted siya. No, domineering lang. Kung di niya kaya mag-submit sa asawa niya, wala siyang pagpapasakop sa Diyos. No? So, iba ang dominante sa leader. Okay. So, nandito na tayo sa plurality. The normal order of the eldership is to have a plurality of elders. This is the norm. Hindi lang isang pastor. Pero kung di ako nagkakamali, single eldership lang ang church nila Pastor Joseph, ay nila Pastor Noel? For how many years? Ang alam ko single eldership sila. Hindi, nila Pastor Joseph, Pastor Noel, kung di ako nagkakamali. May mga, basically, may mga sound churches na ang tagal na ng taon bago nila nasundan yung plurality of elders. No? So, hindi ito, kumbaga, pare-pareha sa bawat iglesia. Hindi tayo pwede magpanik. Hala, sila tatlo na yung pastor. Bilisan nyo. Kailangan nating habulin. Maging tatlo rin yung pastor natin. Hindi po ganun. No? Ito'y lahat ng parameters. Huwag maging madali. Mag-ingat. May diligence sa pag-appoint. Lahat yung dinadaanan.
No, so hindi tayo bumabase lang sa nangyayari sa ibang lokal na iglesia. Though it is normal to have plurality of elders. So the note here is the confession assumes a plurality of bishops or elders in a particular church completely gathered and organized. So meron dapat na nakita natin sa confession natin na hindi lamang single eldership. Na hindi tayo naniniwala sa pastoral autocracy or ang tawag doon? Pastoral monarchy. Hindi tayo naniniwala doon. So here are the New Testament evidence in Acts 14:23. The apostolic practice was to ordain elders in every church. Yung mga apostol po ang nag-oordina sa bawat iglesia. At plural po yun, elders. In Acts 15:23, the makeup of the Jerusalem church are apostles, the elders, and the brethren. Again, plural, the elders. In Philippians 1:1, the makeup of the Philippian church are the saints with the bishops and deacons. In 1 Thessalonians 5:12, recognize those who labor among you and are over you in the Lord and admonish you. Recognize those. No? So plural din. In Hebrews 13:7 and the following verses and chapter, assume a plurality of those who rule in a given church. So ina-assume yung marami pong elders sa isang iglesia. So sabi po ni John Owen, the pattern of the first churches constituted by the apostles, which it is our duty to imitate and follow as our rule, constantly expresses and declares that many elders were appointed by them in every church. The nature of the work thereunto they are called requires that in every church consisting of any considerable number of members, there should be more elders than one. And some there are who begin to maintain that there is no need of any more but one pastor, bishop, or elder in particular church, which has its rule in itself. Other elders rule being unnecessary. This is a novel opinion, a contradictory to the sense and practice of the church in all ages. Though may mga church na nagsasabi na okay na isang pastor lang, kontento na sila doon, pero hindi yun ang norm. Hindi yung pinapractice dapat sa iglesia. Sabi, it is a noble opinion, opinion lamang. But the sense and practice of the church in all ages should be plurality of elders. So wag po nating kalituhan na dapat isa lang. No. Kung iisa pa lang, di iisa pa lang. Ipanalangin natin na magkaroon pa ng mga susunod na tagapanguna. Sunod po. Ayan na ba siya? Ayan na! Hi! Welcome! Dito sa harap, brother. Dito. Dito. Patong mo dito. Hi, Laris! Ayan na! Ang ganda-ganda. Okay. Ayan. Sige. Okay, sige. Tuloy po tayo. And the Lord added to their number. Daily, eh, no? Ayan, buti naligo si Coffee. Coffee, ha? Be careful with my heart. Okay. Pastoral consideration for singular elder church. So ito yung consideration ng mga pastors. Letter A, number one, a singular elder church must be seen as still not complete in order, as in Titus 1:5. Kailangan plurality. So tayo, meron na tayong elder at meron tayong deacons, but we still pray na magkaroon pa ng elders, maging plural pa rin. Number two, a singular elder must especially watch against despotic temptations. Ano yung despotic temptations? Si pastor, no? Hindi ko sasabihin na wala akong tendency na maging tyrant. Pag sabi ng tyrant, yung despot na siya lang ang nasusunod. Dahil ito ay parte ng human nature, no? Kapag ikaw lang lagi pinakikinggan, ikaw lagi ang prominent, no? Ikaw lagi ang mukha. May tendency na mag-puff up ka, kaya nga hindi pwede yung immature o bago lang dahil sa tendency of being a despot. So, yung despotic temptations ay dapat binabantayan.
Always consider the other side of issues and decisions. Learn and practice delegation of responsibilities. Systematizing the organization of the church helps counteract despotic tendencies. Consult more people, especially with other officers, deacons, and leading men. As mentioned in 1689 BCF, it recognizes the role of other gifted men. Sabi po dito, although it be incumbent on the bishops or pastors of the churches to be instant in preaching the word by way of office, yet the work of preaching the word is not so peculiarly confined to them, but that the others, also gifted and fitted by the Holy Spirit for it, and approved and called by the church, and maybe ought to perform it. So, sabihin, kailangan may consultation, may balance. This is not to say na lahat ng decision ng church for ruling and yung spiritual functions ng church ay laging i-consider ni pastor sa miyembro o sa mga deacons. No, ang sinasabi lang, kailangan may check and balances. No, kailangan nandyan yung puso ni pastor na nagde-delegate siya, hindi niya lahat inaako. Ngayon, kung si pastor na rin ang nagluto, siya na rin ang naglinis, naghugas, siya na rin, ginawa niya yung trabaho ng mga deacons, lahat na, ginawa na niya, di super pastor na yun, no? Elder deacon, pinaghalo na niya. So, kaya ito nung nasa ano, nasa Charismatic Pentecostal, ang mga pastor dati bida-bida dun eh. Parang laging may gustong patunayan, no? Pero tinuturo sa atin na, doon na lang, ay, doon na lang, oh, dance, doon na lang sa kwarto. Doon, mainit dyan. Eh, doon. Abuhati lang, okay. Sige. But if you need the room, ah, doon na lang. Ano yun? Nasaan ako? Ayun, bida-bida yung mga pastor, lahat gagawin. Ultimo mag-ayos ng kortina, ano. Alam nyo, dahil sa Charismatic Pentecostal ako dati, doon ako galing, naranasan ko yun, lahat. Parang lahat gusto mo gawin. At ano naman yun? Noble din naman yun. Pero part ng control ng isang pastor ay alamin niya lang yung role niya at tutukan niya yung role niya at galingan niya sa role niya. Hindi naman yung sabihin nun, may nagpagsaka na dyan. Ayun, wala pa si, hintay na si Deacon. No? Hindi naman ganun. Ibig sabihin, alam niya lang yung kailangan niyang gawin at yung dapat niyang gawin. And if need be, na kailangan yung kanyang tulong sa anumang bagay, nandoon din naman siya. At na-realize ko, napaka-luxurious ng buhay ng pastor in a sense na hindi niya kailangan bit-bitin lahat. Kasi, mabigat na yung dala ng pastor. Imagine, 26 kayo na members, official members. 26 na kaluluwa yan. Mabigat na yun. So, hindi na para dagdagan pa ng ibang burden na kaya namang buhati ng ibang mga kapatiran. Kasama dyan, yung preaching. Sabi dito sa LBCF, kung merong gifted men, let them preach. Kaya pansin nyo, may mga schedules din tayo ng preaching and teaching. And for sure, sa mga susunod na buwan at mga taon, mas madadagdagan yan habang ang mga kalalakihan sa church na ito ay mas lalo nag-i-excel sa pagtuturo. Okay po. So, sabi po dito yung ikatlo, a singular elder in a dearth of workers must be seen as a favor from God. Yung isang elder po, no, na meron siyang mga kasama, mga, tawag dito, mga workers o mga deacons, ay pagpapala ng Diyos. Imagine kung walang elder ang isang church, napakahirap nun. Walang nagro-rule, walang nagsishepherd, naranasan na natin yan for a time nung tayo yung nagko-covenanting pa lang. Ngayon, mas ramdam ko yung responsibility and mas excited ako. Kaya nga nung, ano, no, nung oversight namin ni pangalan ito, ni Miko sa kanil Brother Herbar, sabi ko, mapupost ko na. Kasi naiingit ako sa mga pastor, nagpupost na mga oversight nila, no? Sabi ko, sige, selfie tayo. Spinos ko ng, ano, so may mga susunod pa po doon. Kaya, hintay-hintay lang tayo, mga kapatid. Isa-isa po tayong magkakaroon ng counseling. Magsasawa kayo sa pagmumukha ni pastor, no? Kaya, ipagdasal natin na bagampanan patuloy ng elder natin yung trabaho niya. Doon po nagtatapos yung discussion. Dadako po tayo ngayon sa question and answer or insights. Hanggang ano oras tayo? 2:30. Okay. Sige, may ano pa tayo? Less than 30 minutes. Ayan. Wag po kayong mahiya kayo magtanong. Tanong lang po kayo.
Ano daw? Pastora? Pwede daw ba magpastora si Rodeline? Ay, Bishop. Bishop agad. As apostola. May tanong daw si Bitoy eh. Pwede bang palitan si pastor? Hindi naman. Wag naman. Wag naman. Malay natin, tawagin si eldership, sa eldership si Bitoy. Sa Masbate. Diba? Diba? Malay natin. Ah, brother, ano, Evan? Classification ng pass. Taas po, ang boses. Hello, pass. Yun, pass. Salamat po. Sa may, ano, pass, last part, yung pastoral consideration for singular eldership, yung number one, a singular elder must be seen as still not complete. Pwede pas pa clarify, regarding po ba ito sa structure ng offices, ng office, yung sige, tuloy mo. Yung number one pa, so a singular elder church must be seen as still not complete in order. Basahin natin sa Titus 1:5, yung binanggit na proof text. Sabi po dito, "This is why I left you in Crete, so that you might put what remained into order and appoint elders in every town as I directed you." So yung in order ay yung may plurality as mentioned sa epistle ni Paul. So ibig sabihin, kahit na nalalagyan na ng kaayusan o ng order ang isang single elder church, hindi pa yun, meron pa siyang iaayos. Meron pa. Iyon yung point, no? Na hindi kakayanin ng isang elder lang kung ang iglesia ay lumalago. Kasi yun ang premise, eh. Lumalago ang iglesia. Kaya nga sabi dito, in every town, may expansion, no? Bakit? May locality. For example, dito sa atin, 26:1 ang ratio. What if maging 2,600:1? No? Eh, paano yung oversight? Diba? Sakit sa ulo nun. Baka tumanda na si pastor, nasa kalahati pa lang. Okay. May follow-up, bro? Kung, let's, ano lang, pas, parang premise lang na, for example, nasa singular eldership pa rin, hindi ba nagiging incomplete yung church, yung, iniisip ko kasi, pas, kung yung, kahit hindi pa order yung church, pero, buo na siya as a church. Or, yung pagiging disorder ng mga offices makes the church incomplete. Parang ganun po. Well, the church is complete with or without an elder, in a sense, na kung nagagampanan nung non-elder yung mandato ng iglesia. Tandaan natin, no? Yung mga mandates ng church at yung mga, tawag doon, na tinuro na essential marks and non-essential marks. Ngayon, kompleto na siya in that sense, ng buong katawan ni Kristo. Pinag-aralan din natin yan sa universal church at sa local church. Pero hindi siya complete in a sense na, gaya na sinabi ko kanina, ulitin ko lang, may iaayos pa. Pero hindi siya incomplete na wala siyang tenga, wala siyang paa, hindi ganun. Buo pa rin naman. Wala, hindi lang in order. Other questions? Yan, si Brother Roderick. Karagdagan po dun sa yung tanong ni Brother Evan. Like example, Pastor, kung halimbawa sa isang church, like example sa isang local church na talagang wala mapagkukuhanan ng isang mga elders, like example sa isang church, pero ang laki na lang populasyon o yung membership ng church, pwede ho ba talagang ang church ay talagang magbuo ng isang organisasyon para isang meeting para kumuha ng iba pang pastor sa isang seminary sa labas? Oo. Nangyayari po 'yon in abnormal cases, meaning pwedeng manggaling sa labas, no? Kaya may mga cases. Pero kasi ang premise ay libo-libo na sila or marami na sila. Tingin ko may makukuha sila at makukuha doon.
sa loob. Pero sabihin natin, wala sila nakuha. Kaya ipinapanalangin. Napepwede talaga silang magkuha ng tao na elder sa ibang lugar. Pero kailangan, hindi siya kagad i-ordain. Siya ay dadaan muna sa, kumbaga sa observation. Kilalanin niya muna yung mga tao doon at kilalanin din siya. Nangyayari po yan sa mga missionary churches. Pag yung church sa ibang lugar na talagang wala or namatayan ng pastor, may mga ganong extreme cases, may mga missionary darating galing sa ibang lugar. Pero dapat, hindi lang, kasi anong nangyari sa mga seminary, parang naging ano siya, pagawaan ng pastor. Mali yun. Kasi hindi ka naging pastor dahil nag-graduate ka ng seminary. Nag-pastor ka dahil inordina ka sa isang kalipunan ng mga tupa. Parang ano yan eh, isa kang pastol ng baka pero wala kang bakang pinapastol. Dapat meron kang pinapastolan. So, isa yan sa pag-uusap namin nung kapatid natin sa Masbate. Ang dilema niya, graduate siya ng Bible school. At mga kasabayan niya, pag naka-graduate, pastor na agad. Wala naman, walang kongregasyon, walang local church. So, hindi ganun ang tingin natin doon. Kailangan, ino-ordain sila isang local na iglesia. Okay. So, other questions? Mia. Mic po tayo. In terms sa ordination pass, di ba yung mga pastor sa ibang, let's say, pioneering church, may mga ibang pastor na pupunta para mag-ordain and lay hands dun sa pastor. What if may visitor na pastor tapos iba yung faith, parang iba yung confession niya. Parang ganun. Pwede ba siyang mag-ordain? Pwede ba siyang mag-lay hands din sa ano? Dilema ko 'yan nung magge-guest tayo kasi supposed to be nung unang date ng ordination, maraming pastor na magdaratingan. No, marami tayong inimbitahang pastor, mga 8 yata 'yun. Basta marami sila. Kaso dahil nag-change ng schedule, unti-unting naging unavailable. Ang natira lang si Pastor Jonathan Orbe. So, ang dilema ko noon, may mga friends ako sa ibang church na charismatic or ibang confession. Pero iniisip ko ba ano ba sila? Pwede ba silang mag-lay hands din? Kasi ang scenario nun, dapat yung mga elders na nandun, kaling sa ibang churches, pwede rin sila mag-lay hands. In fact, nung ordained si Pastor Joseph, I was invited also. I was there. Pero hindi ako nag-participate. Nalimutan ko si Pastor Manny ba nagsabi o si Pastor Ish. Sabi, ba't di nagpunta si Pastor Angel? Kasi nandun lang ako sa upuan. Kasi inisip ko nun, baka meron, ako hindi pa ako ordained or hindi pa pwede. Pero hinahanap pala nila ako nung time na yon. So, meaning, kung may elder doon na kapanalig natin, pwede siyang mag-lay hands, kasama siya. Kaya nga elders yung binanggit. Pero, paano nga, kung iba yung confession or hindi talaga natin kapanalig, definitely no. Kaya ingat din sa pag-imbita. Nagkaiba si Pastor John Hofelenia kasi ay invited. Though hindi naman sila rebap, hindi sila Reformed Baptist, pero same naman ang tinatayuan natin. So kung dumating man siya, walang problema doon. Hindi naman kailangan 1689 yung tinatayuan mo, hindi ka presby or whatever, hindi. Dahil magkakapanalig naman tayo sa Panginoon. Thank you, Pastor. You're welcome. Other questions? May oras pa po tayo. Yan, si Amor. Ayun po. Yung elder and bishop, iisa lang siya. Iisa lang. Diba? Isa lang. And yung cardinal. Cardinal? Sa Catholic, sa Roman Catholic din. So may hierarchy sila. Pag sinabing cardinal, parang sa isang mas malawak na locality. No? Parang si Cardinal Sin, ang cardinal ng tawag dito ng Manila, no? Arsobispo ng Manila. May ganun, may parokya, may lokasyon. So wala tayong nakitang ganung ano. Hindi. Yan. Other questions? Parang may rango kasi sila, 'di ba, sa church polity nila. Questions? Last na. Last na. Paano, di ba, pas pang mag-ordain tayo ng
elders, let's say deacon elder yung nag-lay of hands, paano natin pini-perform or in practical, hindi ko siya mag-visualize, paano natin, let's say, may disqualifying na ginawa yung isang elder or deacon, paano natin siya sasabihin sa congregation or paano natin siya pini-perform as a church? Basahin, may oras ba? Subukan natin na. In the book of ano, hinahanap ko lang yung verse, no? Teka. Sa ano po? 1 Timothy 5:19. God forbid that this will happen sa ating iglesia. But if it do happen, mangyari, no? May instruction na binigay si Pablo kay Timoteo sa 1 Timothy chapter 5. Simulan natin sa verse 19. Do not admit a charge against an elder except on the evidence of 2 or 3 witnesses. Doon muna tayo. Pagka may asunto sa isang elder, sa isang ordained elder, ha, sa office bearer, ay wag basta-basta tatanggapin ang akusasyon. Gagaling sa isang tao lamang. So anong requirement? Kailangan may 2 or 3 witnesses. So in John MacArthur's preaching, ang sabi niya, the best defense for the elder ay yung deaf ear. Ang pinakamabisang depensa para sa mga elders natin ay yung binging tainga sa mga akusasyon. Bakit? Kung akusasyon niya nanggagaling lang sa isang tao, maaaring itong chismis. And sabi ni John MacArthur, more often than not, ang pastor ay makaka-receive yan ng maraming akusasyon. Dahil nga, trabaho niya ay pagtuturo ng salita ng Diyos at kasama yun sa kanyang pinirmahan na kontrata, kumbaga. Magkakaroon ng mga chismis, accusations, at dapat ito ay patunayan ng tatlong witnesses. At kapag may tatlong witnesses, dun mo palang pakikinggan. So kapag may nagsabi, ano ko si pastor, may babae yan. Kung isa lang nagsasabi, sabi doon, do not accept. Huwag nyo nang tanggapin pag isa lang. So sabi, unless it is except on the evidence of 2 or 3 witnesses. Evidence, ah, hindi hearsay. That may ebidensya, matibay. Bakit? Ang katumbas kasi nun, pag napatunayan, ito yung susunod sa verse 20. As for those who persist in sin, rebuke them in the presence of all. Hindi na to one-on-one. Hindi two-on-one. Broadcast kagad sa church. Nakita sa Matthew 18, di ba, sa ordinary member, ano lamang, one-on-one muna. Pag nakinig, you want him over, okay. Pagka hindi nakinig, magsama ka ng kasama. Pag hindi pa rin, sa church na. Ito, express. Pagka talagang persisting in sin, meaning napatunayan na siya nagkakasala, unrepentant sin, at napatunayan, diretso na kagad sa kongregasyon. At sabi dito, as for those who persist in sin, rebuke them in the presence of all so that the rest may stand in fear. Parang lahat ng kongregasyon ay matakot. Yun ang purpose. No? Nakatakot yun. Nakakahindik-hindik ang pangyayaring yun. Sunod, in the presence of God and Christ Jesus and the elected angels, I charge you to keep these rules without prejudging, doing nothing from partiality. Yun yung parameters. Kailangan, sabi dito, without prejudging. No preconceived idea. Burahin nyo, kilala ko na yan. Ganun talaga, sabi ko na eh. Sinasabi ko na eh. Hindi, dapat walang prejudging at walang partiality. Dapat fair. Okay?
Bakit? Ang katumbas nun, dalawa. If the sin, the persisting sin, is disqualifying, naapektuhan yung kanyang testimony, it is a scandalous sin, pwede siyang ma-excommunicate. Hindi lang matanggal sa eldership, ha? Ma-excommunicate. Kasi yung express nun eh. Pangalawa, kung hindi man siya, disqualifying siya, hindi naman ka-excommunica, tatanggalan siya sa posisyon. Disqualifying lang talaga. So, yung extreme, disqualified na, excommunicated pa. Yung lesser, disqualified lang sa opisina. Hindi na siya pwedeng bumalik sa pagpapastor. No? Bakit sa iba bumabalik? Dahil, iniisip nila na okay lang yan dahil ang Diyos nga nagpatawad. That's not the point. The point is, dapat beyond reproach yung elder na tumatayo. Kasi hanggat nandun yung reproach nung kasalanan na ginawa, halimbawa, ng babae siya, nagbunga yung pambababae niya, nagkaroon siya ng anak sa labas, ay ano na yun? Sira na yung testimony niya. Ang hirap nang makinig kung kahit sino man. Lagi nang may ibabato sa kanya. So, iniingatan natin yung purity ng iglesia. Sumunod, maaaring hindi disqualifying. Meron ganun. No, pero, kailangan may ano, may certain time na siya'y magpahinga muna at pag-isipan niya kung kanyang ginawa at kung kinakailangan siyang may hingian ng tawad, ma-restore relationship, yun muna yung kasikasuhin niya. Kasi hindi naman lahat ng accusation ay in a manner of disqualification naman. Baka may follow-up questions, brother? Yung ibig sabihin na na-elect as deacons and ganun, yung ganun scenario. Apo. Hindi halimbawa, lang pa... Halimbawa, yung katulad ng... Halimbawa, kung ako yung deacon, nagkaroon ako ng isang pagkakasala o yung ganung ano, ganung sitwasyon. Same din ba yung ano, yung approach o yung ano consequences and ano tawag dito judging ng isang ano, same din po. Ang sabi po dito, do not admit a charge against an elder. So elder specifically, but I don't see any reason na hindi apply yung same judgment or yung procedure sa isang deacon dahil parehas naman silang office bearers. So ganoon na rin yung treatment natin. Dahil yung requirement naman sa kanila, yung qualification ay parehas din eh. Nagkaiba lang sa able to teach. Ayun. Sige, Anne. Sa ano po ordination po ng elder? What if ano bago siya maging Kristiyano, nagcommit siya ng ano isa sa sin doon, yung disqualifying sin. Na-commit niya yon and then naging Kristiyano siya and then for ano siya for let's say for voting siya ano ba yon disqualifying parang madi-disqualify ba siya kung yung sin is na-commit niya before siya maging Kristiyano? Not necessarily kasi ano yon eh prior to conversion. Ngayon may mga sins din naman kasi may level yan eh. Pag yung kasi baka naman walang ma-ordain kung sin ang pag-uusapan. Pero kapag ikakategorize natin siya, if the sin is scandalous. Pag scandalous, pero ito ha, pag believer na siya na commit niya yung scandalous sin. Siguro sa kabataan ng kanyang pagiging bago sa pananampalataya, nagkasala siya, hindi naman scandalous, pero ganun yung nangyari. Hindi naman necessarily kagad ma-disqualify. Paano kung disqualifying, scandalous yung sin na commit? Well, definitely, doon na magkakaproblema. Lalo pag nagbunga yung, kumbaga mas complex na yung sin na nangyari. Ano yun? Parang siya disqualify? Not necessarily. Kasi nangyari yun prior to conversion. Okay po. Thank you. Ayan. Other questions? Pwede. Oh, pwede siya ma-ordain. Hindi siya ma-disqualify. Prior to conversion kasi. Other questions? Baka may question, ano yung scandalous sin? Anything na public na. Nasa public knowledge na. Kasi, kaya nga ang sin, hindi yan basta-basta. Ba't yung confession ng sin? Sa kapatiran, no? Ba't hindi siya pinapublicize na, ano? Kasi sin is deadly.
parang ano yan eh, parang venom ng ahas. Naalala niyo yung isang mama nito lang, may napatay na king cobra, tapos pinaglaruan niya, tapos parang hinalikan niya ito, o kinakagat niya, ewan ko ginagawa niya. Kamay niya, pinasok niya pala sa ano, oo. Ayun, patay. Kasi kahit patay na yung ahas, yung lason nun, eh nakamamatay pa rin. Ganon din ang kasalanan. Huwag nating isipin na, ah, tapos na naman na to, pwede ko nang ipagmalaki. Meron kasi, ako yung pinakamasama dati, rapist ako, mamatay tao ako, sige, pagbayaran mo nga, pakulong ka nga. Diba? May mga ganong klaseng tao na believer, professing believers, na akala nila, dapat niroromanticize ang sin. No, hindi. Ito'y nakakahiya. Hindi ito dapat niroromanticize na as if a celebrity status ka kung ano, naging Kristiyano ka, may mabigat kang kasalanan. Ayun. Eh si Christ nga eh, naalala niya yung adulterous woman na na-caught in the act? Minention ba niya yung sin? Because it was too obvious and so graphic and scandalous, sinabi niya na lang, go and sin no more. Hindi niya na sinabi, oh, huwag ka nang papahuli. Huwag mo nang gawin yung pang, alam mo yun, go and sin no more. Ayun. Other questions? 31 na pala. So, wala na akong entertain kasi wala na oras. Tayo yung manalangin. Aming Ama, salamat o Diyos sa oras na ito na napag-aral kami muli ng patungkol sa pagiging isang iglesia, specifically in the elders' office and deacon's office. We pray, Lord, na patuloy niyo kaming bigyan ng kalakasan, katalinuhan, at pagkakaisa sa pagtalima sa mga utos mo na ito. Pagiging maingat kami, lalong-lalo na ngayon na meron na po kaming elder and deacons sa iglesia. Magampanan po nawa namin ng buong pag-iingat at pagpipitagan ng aming mga trabaho. At dalangin din po namin na kayo rin po ang magbigay sa amin ng kabuuan ng elders namin, Panginoon, na madagdagan pa kami, Panginoon, nang naayon sa inyong oras at sa inyong kalooban. Kapag aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, we have ilang minutes